Betul. Ah, dito na naman po tayo ngayon. Kumusta po kayong lahat? So, ayan. Bali, share ko lang po sa inyo kung bakit nga ba ako nag-abroad o kaya, o bakit ko piniling maging isang OFW, magtrabaho sa malayo kahit na malayo sa pamilya. So, alam ko naman po na siguro pare-parehas din naman ang rason natin. Siyempre, kailangan nating kumita ng mas malaki. Alam naman natin na sa abroad ay mas malaki ang kikitain natin kumpara sa Pinas. Tulad sa atin na wala namang magandang stable na trabaho sa Pinas. So, kaya mas pinili natin na mag-abroad. Pero, siyempre, kahit na mahirap po, titiisin kasi para po sa mga pangarap. Kasi po nung bata po ako, talagang hirap na hirap po kasi kami sa buhay naman. So, halos hindi po namin mabili yung mga pangangailangan namin. Namulat talaga ako sa hirap ng buhay. Kaya makatapos po ako ng pag-aaral kahit na high school graduate lang po ako. Dahil sariling sikap na lang po ang ginawa noon para makapagtapos lang po ako ng pag-aaral. Halos lahat na po ng trabaho ginawa ko noon para sa sarili ko dahil maaga po kasi nga muli kasama. Kaya halos ang nanay ko rin po hindi na rin po makapagtrabaho ng ayos dahil sa kakaisip dahil dalawa po kasi halos magkasunod po kung namatay ang tatay at kapatid ko. Halos isang araw lang po ang pagitan nila kaya yung nanay ko po ay hindi na nakapag-focus masyado sa pagtatrabaho dahil minsan muntik na nga po madisgrasya. So pinatigil na lang po namin sa pagtatrabaho kaya yun. Nagsumikap po ako para sa sarili ko dahil ang mga kapatid ko po ay may mga kanya-kanyang pamilya na din po. So hindi ko sila makakihiya ng suporta para sa pag-aaral ko. Kaya sa sariling sikap ko po hanggang high school graduate lang po ang ginaya ko. Kaya nagtrabaho na po ako sa murang edad sa Cavite bilang construction worker. Hanggang 5 years po ako, nag-umpisang mangarap mag-ipon para sa pangarap kong may patayo po yung sarili naming bahay, family house namin. So yun. Naka-5 years po ako doon sa construction. Sa awa ng Diyos, nagkaroon po ako ng chance na mag-apply bilang abroad. Kaya yung chance na po yun, grinab ko na po talaga para sa akin. Sabi ko, baka dito po ako makaipon ng para sa pangarap ko po talaga. Kasi minsan, yung bahay po kasi namin noon, butas-butas po. So pag bumabagyo, tumutulo na po sa loob, pati sa loob ng bahay namin, umuulan na po. So, kung natutulog po kami, halos naalala ko noon nung bata pa ako, tulog na tulog po ako kahit nalakas ng bagyo. Tapos ang nanay at mga kapatid ko po, nakaupo na lang sila. So, binabantayan na lang nila ako habang natutulog para wag lang ako mabasa ng ulan. Kaya minsan pag malakas ang bagyo, kung saan-saan po kami nagtatakbo sa disuros ng gabi. Ilipat sa malalaking bahay, magiging silong. Para lang po hindi kami sa ulan dahil minsan naglilipalan na po yung mga bubong ng bahay namin. Kaya yun po ang unang-unang pinangarap ko po na mapaayos talaga yung family house namin para rin naman po sa nanay ko. Kaya kahit anong trabaho po noon, pinasok ko na. Kaya nung nagkaroon ng chance na makapag-apply ng abroad, sinubukan ko na po talaga. Kahit na first time ko po talaga magtrabaho bilang factory worker at first time ko rin ma-interview ng mga panahon na yun. Na, dahil wala po akong experience kasi high school graduate lang ako. Diretso construction worker na po ako na. So, wala po akong experience sa interview sa mga factory, ang ganun trabaho. Kaya naglakas loob lang po ako na magpa-interview, mag-apply for abroad. Sa awa ng Diyos po, laging salamat ko po at ako ay natanggap sa Taiwan bilang factory worker. Kaya yun, first time ko po dito magtrabaho sa Taiwan as a factory worker. Kaya napakalaking tulong po talaga sa akin at pasasalamat. So, although mahirap din po yung trabaho ko dito dahil ang napuntahan ko po printing po, printing department. So halos
machine operator po, tapos sagot po sa trabaho, 12 hours po working sa isang araw, pero kaya naman po para sa pangarap ko. Yun nga po, umabot na din po ako ng 7 years dito sa Taiwan. So, yun, sa awa po ng Panginoon ay napaayos na din po yung anak, yung family house namin. So, para sa nanay ko naman po. Tapos, sinusuportahan ko po lagi ang nanay ko sa buwan-buwan kong padala dahil nagkagamot na po ng maintenance ng nanay ko. Dahil matanda na rin po ang nanay ko ngayon ay 73 na po. So, halos hindi ko po pinababayaan sa suporta. Saka yung mga kapatid ko po sa akin din po minsan. So, kaya kahit anong hirap ng buhay, minsan naiisip ko na lang na kahit nahihirapan ako dito, kinakaya ko po pa sa kanila. Para na din po sa sarili ko. Kahit na malayo sa pamilya, saan siyempre malulungkot ka rin po. Kasi, ako homesick, minsan maiisip mo sila. Pero, dinadaan ko na lang po ang sarili ko sa libang, ililibang ko na lang po. Kaya, naisipan ko rin po na pasukin ng cyclist, yung maging cycling ba, para ano po, maging exercise na din po sa katawan ko. Enjoy lang po kung makapuntahan malayo kaya yun. Okay, cyclist din po tayo. Pero hindi naman po talaga pro cyclist. Ano lang po para sa kagustuhan lang. Ang libang-libang lang po. Laking pasalamat ko po sa Panginoon Diyos. Hindi niya kami pinabayaan at ngayon medyo kaunahuna din naman po kami sa hirap. Para po ito sa pamilya ko. At saka kinabukasan ko din po kaya hindi pa ako musuko kahit na ganito dahil alam ko pag-uwi po ng Pinas eh. Hindi naman po permanent yan trabaho dito sa abroad. Kaya nag-iipon po ako para sa kinabukasan ko din. Yan ang harap din minsan na sana yung channel ko ay mag-grow. Kung papalarin ng Panginoong Diyos. Yan lang po. Lahat naman po ito ay para sa pangarap natin. Siyempre, lahat tayo ng mangarap at iba't iba yung dahilan ng pinagdaanan natin sa buhay. May kanya-kanya tayong dahilan at mga pinagdaanan sa buhay. Pero ito lang po ang masasabi ko. Tuloy-tuloy lang po tayo at basta kung ano man yung pangarap natin, tuloy lang po natin. Sikap lang po dahil hindi tayo babayaan ng Panginoon Diyos. Siya lang po ang nakakalam ng lahat. At lahat ng binibigay niya po sa atin eh, alam niyang kakayanin po natin, kaya niya binigay sa atin yung so, kahit anong mangyari po sa buhay, basta laban lang tayo, think positive. Tsaka huwag po tayong paghihinaan ng loob. Kahit anong mangyari na mga negative na dumating sa atin, isipin po natin na positive. Kasi yun naman po ang magiging way para lumakas at tumatag tayo kung ano man yung mga pagsubok na binibigay niya. Lahat naman yan ay makakayanan po natin. So, ayun po, para sa lahat lang. Maraming salamat po sa lahat. Very short speech lang at na-share ko lang po ang dahilan kung bakit po ako nag-abroad. Ayun po, salamat po. Mabuhay po tayong lahat at God bless po. Tuloy-tuloy lang po tayo at tulong-tulong. Sana matupad natin lahat ng mga pangarap natin sa buhay. Salamat po. Bye-bye.